So ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw, i-repair natin ay Bluetooth speaker, DB Audio, 15 inches yung kanyang woofer, no? Bali, malaki ito, no? Ang trouble nito mga bro, nawala siya ng power. Pero minsan magkakaroon ng ano, display yung kanyang LCD, tapos mamatay, patay hindi lang. Minsan mapiplay siya, tapos biglang mamamatay. So yun ang trouble niya. Sabi ng may-ari, full charge naman daw ito. So chinyalis ko na rin siya, pero ganun talaga. Wala siyang display, pero minsan bigla lang siyang magkakaroon. So ayan, masyado siyang malaki, di ba? Sakop yung lamesa natin. So ipapower on ko siya. Naka-power on na pala mga bro. Pero wala siyang display, di ba? So buksan muna natin yung ano, itong sa harap niya. Tapos importante kasi mag-test voltage muna tayo. So dahil full charge naman siya, so tapos bago pa naman 'to, buksan muna natin. So ito na yung board niya mga bro, yung sa harap. Ang kagandahan sa mga made in China, naka-indicate lahat ng ano, yung 5 volts, tapos yung input, output, naka-indicate lahat kung saan. So madali natin siyang matitrace. So una natin, check ko muna kung naka-power. So yan mga bro, naka-power on na siya. I-test muna natin yung, ang itetest lang muna natin dito yung kanyang 5 volts kung meron nga ba. Ngayon kung meron, ibig sabihin yung sira natin nandito. So ayun yung voltage niya, 0.3 lang siya. Di ba? 0.3 lang kahit dito sa kabila. 0.3 lang. So ibig sabihin nasa loob yung sira, wala dito mga bro. So try muna natin. Balik muna natin to, tapos check naman natin yung sa likod niya. So ito malalaki lang ito, pero yung laman nito ano lang, magaan lang. Mukha lang siyang powered amp. Ayan mga bro, buksan muna natin yung likod. So, ayan mga laman niya mga bro, di ba? Wala naman siyang transformer. Meron siyang power supply na 12 volts. So, ito yung battery niya. Check muna natin. Ito yung battery niya. So, 12 volts ito. Check natin kung full charge na. Ayan, test natin yung kanyang battery. So, meron siyang 12.3. So, full charge nga siya mga bro. Mula dito mga bro, papunta naman siya dito sa may mainboard. Ito yung pinaka mainboard niya. So nandito yung amplifier, tapos yung mga regulator na iba't ibang voltage. Nandiyan siya, di ba? Kita nyo naman yung board niya mga bro. Puro SMD type. So meron siyang mga regulator. Ayun. Ayun, napaka-importante niyan mga bro, yung mga ganyan. Ito pa isa. So ititest natin yung naka-indicate na output sa kanya kung ilan. Yan pareho. Total, na-test natin yung voltage niya, 12 volts. So itest naman natin yung mga yun. Kung may pumapasok sa kanila na 12 volts. So i-check natin itong... So na-check natin ulit kung naka-power on na yun. Naka-power on na pala mga bro. So ground. Pwede rin dun sa ano niya, center niya, ground ito. Ang mismong gitna niya. So dito na tayo mag-ground. Tapos test natin yung unang pin kung may 12 volts. So meron 12.3. Tapos yung out niya ay 7.8. So ibig sabihin ano to? 7808. Tama. 78M08. So yung output niya ay
7.8 volts. So normal pa yun mga bro, bilang 7808 naman siya. Normal pa yun. Itong isa naman, 7805. So malamang ito yung nagsusupply dun sa ating module para sa ating Bluetooth tsaka USB driver. So ito yun mga bro, yung 7805. Check natin kung meron siyang input. So sa unang pin, dapat 12 volts. So meron siyang 1.9 volts lang na pumapasok. So mababa masyado mga bro. Susundan, mga bro, meron nga pala siyang resistor dito na nasunog. And kung mapapansin yung resistor, burado na siya. Nangitim na dahil sa nag-overheat. So malamang, baka ito lang yung sira niya. So test natin yung magkabilang paanong resistor na nasunog na to mga bro. Dito, so meron siyang 12.3. Dun sa kabila niyang pin, 1.9. So ibig sabihin, nakasiris itong kabilang pin papunta dito sa unang paanang regulator ng 78M05. So ibig sabihin, yung resistor lang pala na to ang sira natin. Pwedeng open yan o change value. Malamang change value kasi meron pa naman siyang pumapasok na 1.8. Di ba? So dahil yung 78M05 ay ano tawag dito? Yung maximum voltage input nito pwedeng nasa 12 volts. So dahil 12 volts naman yung supply natin, so malamang yung resistor na to ay ang value nito nasa mga ano lang, mga 10 ohms o baba, ganyan. 1, pwedeng 2.2, pwedeng 10. Ganun mga bro. So bunutin muna natin to. Kasi titingnan niyo yung isang pin niya papunta na dito. So dapat itong 7805, 12 volts yung input nito. O kaya 9 volts. Pero masyadong mababa. 1.8. Kaya wala tayong power. So, i-off muna natin. Tapos, tanggalin natin yung resistor na nasunog. So, yan mga bro. Bunutin natin yung resistor na to. Iangat lang natin yung isang pa. Ayun, nalaglag ng tuloy yan. Sabi ko, ingat lang pero nalaglag siya. So, ito siya. Wala talaga, hindi siya makita. So, test natin yung kanyang value kung ilan. Yan yung tester ko, nagpapapalit na rin. Diba, nasunog. Pinaglaruan ng anak ko, nalaglag yung panghinang. Test natin ang value niya mga bro. Yan mga bro, nasa 500 ohms plus na siya mga bro. So change value na talaga ito mga bro. So bali, kukuha muna akong resistor na pwede nating ipalit sa kanya mga bro. Bali, ipapalit muna natin. Try muna natin ng mas mataas, mga 22 ohms. So ayan mga bro, nakahanap ako ng 22 ohms sa board ng CRT TV. So red, black, gold. 22 ohms. So ito yung itatap natin sa magkabilang pin kung saan nakalagay yung dating resistor. Itatap lang natin siya sa ibalo na maganda. So ayan na siya mga bro, bali kita nyo naman no, paano siya nilagay. Diba? So 22 ohms yung inilagay natin at i-power on na natin tapos i-tester natin uli yung 78M05. So kapag pinalitan yung ganyan mga bro tapos uminit yung resistor o umusok, ibig sabihin may shorted tayo. Pero ito hindi naman siya umusok o uminit. Ibig sabihin normal siya. So yun talagang SMD kanina. Talagang ano lang siya, yung siguro na overuse lang. Tapos nag-overheat yun. So puro over. Test voltage natin. Yung mismong 78M05 na yung sa
paa niya. So sa input niya, teka, yun, meron na tayong 10.4. So normal pa yun mga bro, 10.4. Tapos sa out niya, meron na siyang 5.0. So normal na to mga bro. Tingnan naman natin yung sa harapan niya kung lumabas na yung display. So napansin ko meron na siyang ilaw. So parang okay na to mga bro. Lagyan ko muna ng isang tornilyo. So ito yung harapan niya mga bro, di ba? Ayan, pansin niyo yung ilaw. Ayan, meron na siya. Meron na siyang line nakalagay. So try natin lagyan ng USB. So hinaan ko muna para iwas tayo sa copyright. So yun, nirig niya yung USB. Kanina mga bro, pagka umandar siyang ganyan, tapos nilagyan natin ng USB, nagdidim itong ilaw na to hanggang sa mawala yung display. Minsan ganun siya mga bro. Okay na siya mga bro. Ayan ang may sounds na. Diba? Meron na siyang sauce mga bro. So napakadali lang pala niya kanyang trouble mga bro. Kahit na nakita natin kanina, wala siyang power. So kita-kita tayo sa susunod na video mga bro. So marami pa tayong i-upload, marami pa tayong mapapanood sa aking YouTube channel. So maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro. Yun lang mga bro, maraming salamat.